permanent status sa PNP na pagiging kuli. So, ibig sabihin ng temporary, simula nang nag-OTA ka sa PNP, hindi na mamahulugan na permanent ka na. Ito yung mag-undergo ka pa ng 6 months sa training center. Doon pag-aaral mo yung pagiging kuli. Yung mga hindi criminology, doon pag-aaral nila kung paano ang paano putok ng baril, ano yung mga yung ibang mga subjects ng criminology, doon mapag-aaral din ang mga hindi criminology courses tulad ng mga psychology, IT. Kaya paglabas nila sa training center, meron na silang enough knowledge para ipatupad yung tungkulin nila. Bukod doon, pag-graduate naman nila sa training center, katulad ng NCRPC o National Capital Region Training Center, at ibang mga training center sa atin sa Pilipinas, ay hindi pa rin nangangulungan na sila graduate na. Graduate sila doon sa PSBR, so Public Safety Basic Recruit Course, pero sa pagiging pulis, hindi pa sila permanent. Paano nga ba sila magiging permanent? Ito yung mag-underflow sila ng 6 months pa na OJT. Lahat ng mga natutunan nila sa training center, i-a-apply nila yan sa field. O tiyata, field training exercise. Doon sa field training exercise, matututunan nila ng alin? Traffic. 2 months sila sa traffic section para malaman nila yung ano nga bang ginagawa sa traffic. Ano pa? Sa patrolling, sasama na sa pagpapatrolling. At ano yung dapat gawin ng isang nagpapatrolya. At yung last pa yung investigation, tuturuan sila kung paano mag-imbestiga ng mga insidente o ano mga dapat imbestigan ng mga kaso. Thank you very much. Yes, sir. Ano? Okay. In addition, kapag natapos nila yung field training program o 6 months, doon pa lang sila pwedeng i-permanent bilang isang permanent employee. Yes, sir. Ano ang ilang months sa training center? 6 months, sir. Okay. Sa pag-OJT ilan? Oh, sa loob ng 6 months na yun, ano yung mga ginagampan ng mga nag-OJT? Ano yung unang dalawang buwan? O ito? Traffic, sir. Traffic. Sumunod, ano? Sumunod! Patrolling, sir. Patrolling! Palakpakan! Okay, class. Yan yun. Yan yung dapat yung matutunan yung sa isang subject na tungkol sa temporary at permanent status. Next time naman yung ibang, God bless, at mabuhay tayo lahat.